Haji Mas Kamlon, also known as Mas Kamlon, the legendary Tausug Moros hero in Lupa Sug. Bago tayo magsimula, nais ko sanang hilingin sa inyo na mag-subscribe kayo sa ating munting channel at pakiclick na rin ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga kwento kung interesado ka sa mga ganitong kwento. Magsukod! Si Mas Kamlon ay siya ang pinakauna-unahang lumaban noong World War II sa kadahilanan kung bakit ayaw nilang masakop ang kanilang mga lugar. Noong kapanahunan niya ay may tauhan siyang kasapi na mahigit 20 o 30 na mga taong sumusuporta sa kanya. Ngunit nadagdagan pa ito nang matalo nila ang mga sundalong Special Task Force sa tag group na tinatawag nilang Veterans. Naging 100 na sila o mahigit kumulang pa sa kadahilan ng marami nang sumama sa kanya. Noong sumunod na digmaan nila ay natalo na naman nila ang mga sundalo na mahigit 1,000 kasama na rin ang mga iba pang Special Task Force. Sa panahon na natalo nila ang mga sundalo na 1,000 o mahigit pa, ay nagpadala si President Ramon Magsaysay, noong July 1952 na 500 sundalo, tank aircraft, nabal, para lamang hanapin si Mas Kamlon. Dumating na naman ang digmaan pero hindi nila mapatay si Mas Kamlon. Mahigit 100 ng sundalo ang namatay ngunit sa panig ni Mas Kamlon, ay kakaunti lamang. Sa panahon ng digmaan nila, si Mas Kamlon ay walang takot na sinusugod ang mga sundalo, isa-isang pinapasok sa loob ng tangki at pinagtataga ito. Ang mga sundalo ay nagtataka kahit pinapaulanan ng bala si Mas Kamlon sa halip na mapinsala ito. Lalo itong lumalakas at hindi tinatabla ng bala. Sa buwan ng July na magkaparehong taon ay kusang sumuko si Mas Kamlon kasama niya ang mga tauhan niyang 300, hindi sa kadahilanan na hindi na sila lalaban kundi para tumigil na ang digmaan, at nakipag-usap si President Ramon Magsaysay sa kanya na secret meeting. Sa panahon na ayaw sumuko ni Mas Kamlon, hanggang September 24, 1955, pagkatapos ng digmaan nila sa 2nd Infantry Division Sulu Air Task Group SATAG composed of 6th and 7th Fighter Squadrons. At saka gunboat sa sakyang dagat pang digma ay ito ang nakabawas sa tauhan ni Mas Kamlon 300, naging 170 na lang. Sa loob ng 7 taong giyera ay gumastos ang gobyerno na 185 milyon. Hanggang sa umabot sa punto na may patong na ang ulo ni Mas Kamlon. Nagtanong-tanong sila at pinapakita ang larawan ni Mas Kamlon at kung sino man ang makakapagsabi kung saan si Mas Kamlon ay malaki ang kapalit at reward na ibibigay sa kanila. Mahal na mahal ng taong bayan si Mas Kamlon kahit alam nila nasaan ito ay hindi nila pinagsasabi, sa kadahilanan na mabait siya sa kapwa niya Tausug at binibigyan ito ng mga pera kung sino ang nangangailangan at tinutulungan sila nito, dahil pare-pareho ang tingin ni Mas Kamlon, walang mayaman walang mahirap kaya naman mahal siya ng taong bayan. Dumating na ang panahon na sumuko na talaga si Mas Kamlon para sa kapakanan ng taong bayan at ititigil na ang giyera, at humingi siya ng kondisyon na bibigyan kalayaan ang sibilyan, bibigyan financial ang pamilya niya at saka mga sundalo na tigilan na ang pang-aabuso. Ngunit nang may halal si President Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas ay nakalaya na siya at ng mga tauhan niya na susuko na rin para walang gulo. At nagkaayos na rin sila. Ang mga Tausug ay lumalaban kahit 10 o mahigit pa,
kahit mag-isa lang sila sa kadahilanan na mas pipiliin nila pang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Kung nagustuhan mo ang ating maikling kwento, ay huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at paki-hit na rin ang notification bell para palagi kang updated sa bidyong i-upload natin ulit. Maraming salamat, magsukol!